So, bali yan, magandang uli. Nagbabalik uli si Rick. Yan, nakikita niya medyo naka-timelapse tayo na mabilis-bilis kasi gawa ng, may ginawa tayong bender na gagamitin natin yan sa big bike na 700cc. Kaya gumawa tayo ng hadalian na bender. Bali, yun yung mga ginagamit natin pang bender. Bali, pang bender yung gagawin natin. So, papasalamat po na muna ako sa lahat ng mga nagsususcribe. Pasensya na yun, ngayon lang po ka tayo na vlog. Bali, sobrang busy po kasi at wala pong mag-aasigasugan ng ating YouTube channel. Kaya, dahil masyado po busy ang lahat. Tsaka yung mga nagsususcribe at dadadagdagan, maraming salamat po. Yan, wala po masabi. Isang maraming salamat. Maling ginamit po natin yung mga scrap metal lang natin na tira-tira. Yung ginamit natin na angle bar na yan ay 1.5. Ang kapal niya ni 1/4 ang kapal. Ayan, bali, yun yung pinakagagamitin natin na pinaka frame ng bender na gagawin natin. Eh, kailangan natin gumawa niyan kasi 3/8 yung gagamitin natin na pambed na tubo. Kasi para doon sa grab bar ng big bike na nagpa-customize kasi wala doon siyang mabili na grab bar na para doon. So, ayan, nagpasadya siya kasi bagong modelo lang yung, hindi ko alam kung ano, basta ginawa natin yung big bike. Kasi pag ayon sa pagkakasabi sa akin, wala doon siya makita na bracket noon doon sa gusto niyang design. Ayan. Ayan, napilit na gumawa tayo ng bender na itong pinaputol ko. Ayan, tsaka yung sa mga nagsuscribe na nagtatanong sa atin, yan, maraming salamat po at siya na po kung minsan di tayo nasagot kasi gawa po busy po tayo dahil may mga tayong pinapatapos na trabaho dahil na gagawa po tayo ng mga stand, may nagagawa tayo ng mga sidecar, mga napupunta rito, paparepair, yan, kaya hindi natin masyado tayo nakapag-vlog kasi may kasama po tayong gumagawa at nagpapasahod din po tayo, hindi tayo pwede puro ganyan, ho. Yan, yan, minsan na lang po tayo makapag-upload, pero maraming salamat din po. Yan. Kasi po, kung di ako gumawa ng bender na yan, ay hindi po maganda kalalabas na nung grab bar natin, napakapangit. Kasi 3/8 yung bebending. Kaya, gumawa muna tayo ng bender na, ano, nahadalian lang po yan, na bender natin. Kasi gawa po na, kailangan na meron tayo yan. Kaya, gumawa tayo. Kasi kailangan natin yung maliit na radius na benderan. Kaya, gumawa po tayo yan. So, bali, na-assemble natin yung pinaka-frame yan. Ayan na, so bali lulundag muna tayo sa part na yan, bali pag natapos na natin yan, saka tayo mag-ano yan, doon na tayo sa assembling area, ako magsasalita. So, bali, ina-assemble na niya yung pinaka-frame. Si yung taas ng jack niya, depende po sa taas ng jack niyo, doon kayo susugal ng pinaka-clearance ng bendera niyo. Kasi, hindi po natin masasabi yung height. Depende po sa isa na bibili niyo yung jack yan. May mga jack na klase-klase. Yan po ang size niya na umaabot ng mga 15 inches po yata ang taas niya yung ginawa natin. Ayan. Depende po po yan sa taas ng jack na mabibili nyo. Kasi may mga jack na matataas, may jack na maliliit. Ayan. Bali, in-assemble na natin. Tsaka wala pa akong kasiguro doon kung maganda yung kalalabasan ng bender natin. Bali, napapanood lang natin di sa YouTube yan. Eh, kailangan natin gumawa ng bender eh. Kasi pag magpapa-machine pa tayo ng bender talaga na yung
Yung Natron Lavender na yung manual na hinihila, kung nakikita nyo, matagal po yun. Hindi tayo aabot sa pinapagawa sa ating project na big bike. Kaya gumawa tayo ng, nag-improvise tayo ng bender na hadalian para doon sa big bike na ginagawa natin. Bali, titingnan ko kung may lalagay natin mamaya kung saan ko ginamit yung bendera na yun. Baka sa mga bandang doon natin may lagay siya. Bali, yung ginagawa natin na yan, yan yung pinaka tutulak na para humulma yung pinakatubo ng bender natin. So, bali, may technique din. Pag na-assemble natin, may technique din po kasi pag na-bender niyan, hindi po kit nayari na ibe-bend nyo, pwede na. Kasi magkakaproblema yung bender yan. Malulukot yung tubo. Kumbaga, may technique din. Kaya kasi kailangan ho natin gumawa na ng bendera na ano, kasi hadalian ho yun kasi may big bike na dumating. Ayan. So, yan. Salamat po. Bali, mamaya ulit tayo mag-usap. Panoorin nyo muna yan, lulundal tayo. Yan, so bali, nagbe-bend tayo ng pinaka flat bar uno niya para doon sa gagawin natin na design ng panghulma ng tubong 3/8 natin kasi ano yan eh, yun yung pinaka radius na gagamitan natin. Yan, sinusukat ko. Yan, nakikita nyo. Bali, ginawa natin yan mga half day lang pero hindi natin natapos kaagad kasi gawa ng busy tayo kaya hindi natin masyado na video kasi putol-putol yan unang-una. Inassemble ko lang ng hadalian tapos ginamit muna namin siya maigi kasi hindi na natin masyado naayos. Itong huli lang inayos ko yung maigi kaya yan, napakita ko sa inyo ng maayos na may pintura yan sa huli. So yan, maraming salamat po sa nagsusubscribe na aming YouTube channel. Maraming salamat po. So yan, balingin namin natin dyan sa flat bar na yung uno. Ang kapal po niya, magigit 1/4 po yata ang kapal niyan, doble nun. Pag kayo yung mga nagtatanong po sa bakalan, pwede po kayong bumili doon. Kasi depende po sa may iba-ibang lugar na may available ang bakalan. Yan, mayroon silang kumpleto, mayroon hindi. Tsaka doon sa mga nagsasabi na minsan sa mga vlog ko, kung ano po yung available sa bakalan na nabibili ko na mayroon sila, yun lang po talaga nasasabi ko. Kasi may iba kasing sinasabi na
bakit im ganito, may totoo 'yun, may mga bakala na kumpleto, may mga bakala na kulang. Ayun, 'yun lang po 'yung sinasabi ko kasi hindi ko naman po sinabi na 'yun lang 'yung bakala na mabibili natin na size. Marami po kasi 'yung klaseng bakal, mahirap pong tandaan lahat 'yan. Ayun, maraming salamat po. Ayun, yan ah. Kakat po natin 'yan. 'Yun po kasi pinaka-size ng lapad ng tubong tray na gagamitin natin diyan. Ayun, bali kaya niya kinat ko po siya. So, bali yan yung nangyari dyan. Yan yung pinaka-reduce niya. Yan yung pang-hulma natin ng tubo ng 3/8. Yan po yung in-assemble natin. Ayan. Bali kasi yung unang plano ko dyan, medya. Eh, hindi nagbago ang nagbago ng design. 3/8 na lang daw. Pangit daw masyado pag medya. Masyado daw malaking tingnan. So, bali, siyempre, ang client natin ang masusunod dyan. Tsaka yung ako rin din kasi ang tinatanong ko ni maganda yun. Kaya na-satis na payo ko na 3/8 na lang kasi grab bar lang naman pangit pag mataba yung tubo. Mapangit siyang tingnan. So, yan. Na-assemble natin. Yan yung pinapatong natin bali sa jack. Makikita nyo mamaya yan pag tinitesting na natin siya. Yung pinaka sa jack natin. Kasi ginagamit natin yung mga scrap lang yan dito sa nabili ko sa yung mga natira ko dito sa shop, yan mga pinagbaklasan na mga bakal-bakal, bali namulot-mulot lang tayo. Kung ano lang meron tayong available, yun yung mga ginamit nating bakal kasi improvised. Kaya so yung vendor na yan, hindi ko po sinasabi mabilisan siya pag-bend ganun kagad, kumbaga. Kasi umano-mano lang yan. Kumbaga, tsagaan din ang paghuhulma. Hindi yung pagsalang mo, huhulma yan. Hindi, may technique din mo yan. Mamaya makikita nyo. Kasi hindi yung basta-basta mahuhulma ng hadalian lang. Kasi yung iba ho kasi yung bender talaga na yung bilog na nasa ibabaw na yung, meron po siyang roller talaga. Yung iba ho, kasi yun, matagal pong gawin yun. Eh, kasi ho, kailangan na natin makagawa no kasi big bike ang gagawin natin. Kaya naulit ko. Kaya gumawa tayo ng ganyan. Bali nakita lang natin sa YouTube yan na ginagamit. Bali ginaya lang natin. Yan. Yung piputuloy natin, dyan yung pinaka, dyan aalala yung 3/8 natin para hindi masyadong hindi siya masyadong kumawala. Yan. Bali pinuputol na natin. Maya. Nod lang po kayo. So, bali ginamitan natin ng ano yan. Yan. Yung cut natin sa tubo 3/8 po yan. Kasi 3/8 po yung pinakadadantayan niya. Yan yung pinaka-guide nung bender natin. Para pagka inano natin, maayos siya.
Bali, assemble din po natin yan. Yan yung pinaka ano. Makita nyo po mamaya. Pag natapos pa sa uli, makita nyo naman yan, maayos lang po yung pati yung pagkaka-welding. Tsaka sa mga nagsusubscribe, maraming salamat. At ngayon lang tayo uli na pag-vlog. Yan. Pero maraming salamat sa mga nagsusubscribe ng aming YouTube channel. Wow. Bali, yan yung nangyari dyan. Yan, ginabit natin. Bali, mamaya yan. Sinusukatan ko yan. Ang nangyari o dyan, binago natin uli yan. Kasi gawa ng wala. Hindi ko siya bumibend. Persado siya. Yan, yan. Bali, sinukat ko yan. Vamos a ver el video.
Ayan, nakita nyo, di ba? Sabi ko kanina, ayan, binago ko yan. Yung nasabi ko kanina sa unang video na, sa kaninang video na, ano. Ayan, binago ko kasi, hindi ko kasi siya bumibend. Bali, masyadong walang, hindi kayang remedios kasi masyadong dikit na dikit yung ginawa kong roller na yung pinaka-guide. Kaya binago natin siya. So, bali yan. Yung pagka-welding-welding ko niya, tinesting ko pa uli yan. Marami tayong tryout dyan na para mapagana natin yan. Kasi wala tayong choice kundi pagganahin siya kahit sa anong paraan. Kundi, hindi maganda yung kalalabasan ng trabaho natin. Mapangit po siya. Yung pinaka-box bracket natin. Ayan. Kali kaya kanyang isa magkadikit, ngayon pinag-iwalay ko. Ayan, mapapansin nyo. Magkalayo na siya, buka na. Kaysa kanina. Yung kanina kasi magkadikit. Ayan, kaya binago natin. Nagyan na rin natin pinakaalala yan para matibay. Ang flat bar na uno na higit pa important sa kapal niyan. Ayan, bali naka-safety shoes na may sakpatos na tayo dyan. Medyo naka-safety na, naka-maong. Ayan. Nakamas na rin tayo pag nagwe-welding. Ayan, nakamas na po tayo dyan. Kunti-unti nag-i-improve po tayo kasi meron na po tayong pang-budget. Maraming salamat po sa nag-subscribe. Ayan, nakita nyo yung helmet ko, di ba? Ay, yung welding mask. Ayan. Testingin po natin kasi yan, maya-maya. Alam ko, testingin po siya. Anilagyan ko muna ng pinaka-stopper kasi parang hindi gumalaw yung pinaka-jack natin. Yan, so bali yan, ite-try na natin ngayon dyan yung ginawa kong bender. Hindi natin alam. Unang bend po niyan, hindi po talaga maganda yung unang bend natin. Hindi ko alam, alam ko hindi. Kung ano, kasi may technique din huyan, yung pinakaguhit niya sa duktungan ng tubo, kailangan nasa gitna yung pinakaguhit. Ayan, kita nyo, medyo umano yan eh. Maganda naman yung pinaka-bending. Ayan, yung isang yan, ayan, maganda yung pagkakalukot, makaka-bending natin. Tinesting ko bali ngayon, pinarimeran ko muna para mamaya papakita ko sa inyo kung paano yung pinaka, ano niya, paano gagana yan. So, ayan nyo muna ako magpintura, maya ulit ako magkukwento. So, bali yan.
pinakita ko sa inyo, te-testing ko. Pero na-testing ko na po yan. Bali, marami na rin tayo na Ben dyan na yung ginamit natin sa big bike na 700cc. Hindi ko alam ano pa man. NK Moto yata yun. Na big bike. Yan, ginawa natin. Bali, may technique po yan. Itutulak-tulak nyo siya ng 1818 para hindi siya malukot. Kasi pag binigla nyo siyang biglang Ben, malulukot po yan. Ay, makita nyo, konti lang yung ano niya. Maliit lang yung pinaka-radius yan. Makita nyo, mapansin nyo. Yan. Nag-try ulit tayo. Yan. Yung isa na yan, medyo hindi maganda yung pagkakabin natin. Medyo lukot. Yan. Pag hindi ho maganda yung pagkakaano natin, hindi siya maganda yung pagkakabending natin. Hindi maliit ang radius. Yan. Medyo nakalukot po siya ng konti dyan. Pero pwede na rin po. Hindi naman po mahalata masyado kasi maganda naman yung pagkakabin natin. Yan. Malinis naman siya. Yan, yun yung pinaka-ano natin. Bali, te-testingan pa natin na isa pa po yan. Yung isa naman, nilagyan ko ng pinaka-guide naman yan. Yan, ginamitan ko ng guide yan. Yan, yun naman yung pinaka-guide natin. Na para maganda-ganda naman siya, yan. Para wag siya umangat. Kasi nangyayari, umaangat yung tubo pag na, kaya siya nalulukot unti-unti. So, yun, nakita nyo, kaya may karton ako nilagay dyan kasi marami pang may ginagawa ko dyan na hindi na natin tinanggal, tinakpan na lang natin para makita nyo yung ating bineben. So ayan, maraming salamat po ha. Wala akong masabi kundi maraming thank you po. Ayan, pasensya na po, hindi ako masyadong nagpapakita kasi ganyan lang po na muna. Busy po tayo. Bali, maya-maya po, papakita po sa inyo yung ano yung tsura nung finished product nung vendor na yan sa kung saan namin ginamit. Sa big bike po kasi yan. Ayan, bali yan, dinedemo lang natin sa inyo kung ano. Ayan. Pakita nyo naman, maliting radius na kailangan natin, kaya ganyan ang ginagamit natin. Pero mas maganda yan kung talagang bender ho talaga na ano eh. Kaso mas malaki ho gastos at matagal. Yan, bali ganyan po yung pinakaginawa natin. Yan, ganyan yung itsura niyan para dyan po yung ginamit natin na yan na grad bar na yan. So yan, maraming salamat po. Thank you.